tamis na ito, anim na klase, iba-iba. Ito. Ito, yung halong ganito. Yung sa may mineralized na may halong gold dust to. Yan ang puro gold dust, oh. Ang galing dito. So, ito at saka ito. Parang isa lang. Sinipalit ko lang yung parang puro gold dust. Ito, puro gold dust yan, oh. Tignan nyo kasi ito. Yan, oh. Tignan nyo. Yan, oh, gold dust. Yan, oh, pinaka high grade na gold dust, oh. Yung version 3 ay meron ng ganito sa ngayon, yung latest ngayon, yung iba ng nakaraan wala, hindi ko pa nalagyan. So ang version 3, ang mga latest ngayon at kahit yung mga version 2 ay ang ating antay, di ko pa marami na. Ito, mineral na bato. Ito din. Decoy. Alin na ito. Marami na ito. Mga decoy na. Ang anti-decoy natin. O. Yan. Ito ang version 3 na aura meter, dalawang solenoid na 50 loops. Tapos lalagyan din ito ng mga pang anti decoy at 3 gramo ng mercury. Ito ang version 3 na aura meter. Ito ang handle niya, 5 inches ang haba. Ting version 2, version 2 na aura meter natin, 4 inches. So, mas mataas siya. Tapos yung pendulum niya ay mas malaki, kunti. Ayan. Pareho lang ang haba. Ang haba nila. Pareho lang, 3 inches. Ang load nito ay hanggang dito yung load, yung version 2. Yung version 3 naman, siyempre haba din ang load niya. So, haba siya. Dito ang load. Ito. Mas mahal lang ito. Yung version 3.
ito na pang anti decoy natin. Marami ito, may halong gold dust. Ito lang oh. Oh, yung mga picture. Pwede ito. Ito 7 loops, pwede rin 8 loops. Tapos yan oh. Itong sa pinakadulo, itong sa ilalim, ito ay cardboard. Lagyan mo ng shoes glue dito para huwag gumalaw siya. Tapos dito banda, ito ang ilagay natin, ito yung stopper niya, at siya ang holder, bali na hindi ito iikot. So ito mga katiits, ano lang, madali lang paggawa oh. Ipasok mo lang siya dito, sinuha na ito. So ganyan siya, yung creature. So lagay mo siya dyan, dalawang solenoid yan oh. Nandiyo sa loob. Nandiyo ka tiit. Carbon, ito siya banda. Maging natin ang mercury. Natapos na, maipuksi mo na dito, pwede mo na makulasin dito sa lalim. Kaya kunin mo. So ito version 3 inches. Sa kahit mga ano, kunti lang mga maka ano ang yung makapasok yung epoxy dito. Yan siya. Yan oh. Yan siya oh. So. Epoxy. Luxembourg. Dito tayo.
ating version 3 na aura meter. Tatlong gramo din na finish nyo lang ng mabuti.
siya. Pwede naman ipasok kunti pa sa loob. Pero pag makita mo na pantay siya, pwede nang ganun siya. Kahit hindi mo na ipasok sa loob. Ganun siya. Na lang. Ganun siya. Ito, matigas na. Matigas na siya. So, yan. Dumisin na lang. Hindi lang ito, ilang segundo lang. Ilang minuto pala. 1 minute. Tigas na siya. Yan ang nakatiits. Nalinis na siya. Okay na siya. At least. Ano na siya. Tapos bigyan mo na siya ng shush glue dito sa gilid. Yan. Okay. Para di siya basta-basta matanggal. Yan ay mag-load na tayo. Bigyan natin na siya ng power load. Ang ating power load ngayon mga tips, ito ang ating carbon, pero ito may mix na, lagyan natin ng shoes glue. Yan. Dito na part ay dapat damihan mo siya ng maglagay ng mga shoes glue para huwag matatanggal itong ano washer niya. Ano. Yan siya mga kapatid. Pang anti-decoy. So, lagyan na natin ito. So, ito, mas marami ito kaysa version 2 natin na aura meter. Hanggang dito lang ang haba niya. So, may load din siya nga hanggang dyan. Dito. Ang load niya. Pero ito, version 3 natin ay hanggang dito ang load. So, expected na malakas talaga ito. Hatak at malayo din ang marating niya. Kasi marami ang load niya. So yan, ayan natin mga kapatid. Yan siya. Yan ang load niya. Yan ang nakatiis. Yan o.
So hanggang dito yon. So imagine niyo galing nito mga 4 inches ang ano haba ng load niya, power load. So ayan ang picture. Tapos lagyan na siya ng stopper dyan sa loob. Ayan o. So. Ito. Ayan o. Lagay din siya sa loob. Fit siya dito. Ayan, ito yung single tube. Tapos yan, tapos na siya. Tapos ito din ay pagnisin, spray din, lagyan din ng shrinkable tube yung maliliit. Kita mo yun sa aking ano, sa pag-test ko ito. I-test ko man ito, so makita mo yung finished product niya. So i-try natin ito mga katiits sa ano, yung distance niya. Yung ibang mga gadget ko, i-try ko din doon sa dagat, may malaking distance na luwag, maluwag doon at walang mga nakalibing na mga ano, mga treasure. Kung meron man ay mahanap natin, sana walang nakalibing doon para makita natin ang layo niya, ang layo ang aabutan niya. So yan sa mga tito. Yun na lang paghawak ko. 45 degrees. Pwede naman ito kung mahirapan ka maghawak ng 45 degrees. Gusto ang ganun gusto mo. Yung mga gadget ko, ganito kasi 45 degrees. Pwede mo ito i-bend. Mabend lang ito. Hindi ito mapoto. Ganyan lang. Tignan nyo ha. I-bend ko na parang straight. Ganyan lang. Straight na siya. So para ang gusto mo susuntal ang paghawak mo ganyan, pwede rin pwede rin yung kahit yung mga ibang gadget ko, pwede nyo i 90 degrees ganyan. So kung kwan, pwede din nyo i-hold lang dito ganyan o. Yan lang siya. Madali lang mga katito. 45 degrees na naman ang hawak ko dito. Ayan o. So yan siya mga katito. Hindi pa ito tapos ha, pero susubukan ko ha. Madali ha. Ito mga katito. Try ko lang dito ha, hindi pa tapos na ito. Sige na, balutin pa ito. Tungin ko ito. Ayan yung mga katito. Ang layo yan. Ayan o, yan siya. Ayan o. Ayan. Ayan mga katito. Tutulo siya doon o. Dito. Ayan na siya. So kung daling ko siya dito banda ganyan ha, ito banda kasama natin ito ano dito banda. Sa mga katito. Ayun sa mga katito. Ito siya tumuturo.
tapat ko siya dito. Doon naman siya, oh. Tapos magbabounce yan. Yan yung mga techo. So, ito, i-test natin ito sa mga decoy na inilagay ko. So, test natin ito para masubukan talaga siya. Ito ang ating Aura na version 3. Naging 3.8 na siya ang diameter niya. Ganun pa rin ang haba. Pero may dalawang solenoid na dito at limang klase na decoy na pwede natin tawagin na anti-decoy dito na nasa loob. May power load niya. So, meron na siyang dalawa o tatlong klaseng natural minerals na nakalagay dito. Sa loob, ito din ay humaba siya. Humaba yung handle niya, naging 5 inches na siya. Yung ating Aura na upgraded ay 4 inches lang. Ganoon din ito, mga katiis. Itong ating version 3 na Aura meter. Ang ano din ang ibalam mo ay yun lang ang hahanapin niya. Bukan ko, balahan ko ng ito, mga katiis. Ito. Diyan ko itik siya dyan, mga katiis. Ito, walang bala. Lagyan ko dyan. Balahan ko siya. Yan. Yan niya, mga katiis. Ito, na-test natin ito. Kahit hindi awakan, ay gagana siya. So, wala na tayong problema nun. Ito, ha. Test ko dito, mga katiis. Ha. Na nakabaon yung ano ko, kamay. Bala yun na ng sili. Yan ang mga katiis, oh. Layo yan, ah. Oh. Ayan o, patayuin ko siya. Ayan o. Tingnan nyo, yung rod nakadikit sa lamisa. Ayan o, hindi ko basta magalaw yun, ha. Tingnan nyo, mga katis. Tingnan nyo, no. Dikit ko rin siya, o. Kahit nalagay ko sa lamisa, o. Oh. Yan, mga katiits. Oh. Tagalin mo siya, lalo siyang lumakas, oh. Oh. Tingnan nyo. Oh. Hindi kayang ginalaw, ha. So, hawakan ko siya. Ganyan, ha. I-flap-floating ko siya. Lalo siyang lumakas. Kasi hindi nakatama yung radit yung sa lamisa. May play siya, mga katits. Yun siyang play, tawag na play. Yan na, sili, oh. Oh. Yan, mga katits, oh. Malayo. Tapos ganun ko pag hawak, oh. Ah, ganyan ko siya pag hawak, oh. Para regulate naman siya titira. Ayan, oh. Ganyan yung mga katits, ha. Ganyan siya katits, oh. Hindi ko ginagalaw yan, ha. Ah. Yan, katiits, oh. Naturo siya doon. Oh. So, ito naman sa baba siya. Ang ganun na siya.
Lagay ko yung siko ko sa lamesa. Tapos para hindi talaga siya magalaw, hawakan ko siya dito. Dalawang kamay. Ngayon na, ikot yan. Ayan, oh. Yun po mga katits, inyo. Pag dito din sa gilid, yan. Itira din sa kedya. Ano no? Hindi siya iikot, hindi. Itira siya sa gilid. Ayan. Dito na mga banda. Dito. Malaya yan, oh. Mga 4 inches. Sa gilid yan. Diyan naman siya, oh. So, itapat mo sa sintro. Sa sintro, ah. Sa sintro ko itapat, ah. Yan, ah. Ikot naman siya, oh. Oh, diba? So, yan mga katits. Kahit walang bala din ay nakakadidik din. At itong mga mineral na bato nga na may mineral, gaya nito. Makita mo ito usually sa mga sapa. Itong bato na ito. At ito din, makita mo din ito sa sapa siguro. May pulang pula-pula. Red-red. Red-black. Yung ating ibang gadget, ayan ang pinakauna nating gawa. Ito. Na walang, hindi pa nalagyan ng mga antay na gaya nito ay nakakadetect siya. Kung subukan nga natin, nakakadetect siya. Ang nakalagay dito na antay decoy, isang klase lang. Ito lang. Ito lang ang nilagay ko. Ito pinakauna. Hanggang sa ating upgrade, ito pa rin. Pero may tatlong, kasi yung una natin gawa ito, isang gramo lang mercury dito. Yung upgraded, tatlo na yon. So malakas na yon. Yung pinakauna kong nakuha, nakulik. So site. So ito, hindi talaga ito gagana. Hindi ito gagana. Kuha na rin, ha? Hindi siya gagana dito kasi nilagyan ko na ng deco dito sa loob at sa handle yung ganitong klase. Ayan, o. Hindi siya. Natural lang nga movement lang na ano niya, o. Pinapakita, o. Wala lang. Hindi siya. Pero, subukan mo dito. Ito, pangalawa kong nakulik na anti-decoy. Tingnan nyo, ha. Wala ito ng ganito sa loob. Hindi ko nalagyan. Tingnan nyo, ha. Yan. Ayan ang galaw niya, oh, pag nakakadetik siya, oh. Ayan, oh. Parang itong ginawa, para ginawa nilang ito, parang pwede din tawagin mo na natural na may mineral siya, oh. Ginawa din nilang pang decoy. Nilagay nila sa kanilang mga hukay. Binabaon din nila. Yan, oh, gumagana siya, oh.
ito rin, ito isa. Yung white stone. Marami din ito sa sapa, makita mo. Ginawa din nilang sign, no? Parang mukhang tao. Tapos nilagay nila sa kanilang mga hukay. Kung makakita ka nun, kaya mo, akala mo yun ang nadidetect mo. So, give up ka na. Ayan o. Oh. Addictive siya. Pag walang bala ha. Walang bala ito. Walang bala. Pag walang bala. Pero pag balahan mo naman, hindi naman siya madidikoy. Hindi siya nakakadetect nito. Oh. Para masubukan natin, try natin ha. Dali lang. Ito. Para curiosity lang. Para makita ng ibang mga viewers. Hindi pa nakakita. Sa pag-demo ko. Ito. Ano na? May bala na yan ha. Yung ating mga gadget, kaya ng aura, pag binabalahan mo, lalo na pag mas mataas ang gamo ng yung bala at karats niya, hindi ito siya makakadetect o. Oh. So, sa lahat ko mga viewers at lahat na nakabili sa akin ay ito ang warning natin na pag may bala, hindi naman siya nakaka-detect oh. Merong konting ano lang. Pero kung dagdagan pa natin ng bala ito, hindi talaga makaka-detect. Maliit lang kasi yun ang bala. Kumpara dito, malaki. So, subukan ko ha. Hanggang ko pa ng ano. Ito. Hanggang ko pa ng ibang ano. Para mas marami siya. Kanina may kunting movement siya, no? Ngayon, tingnan natin kung pareho pa ba kay kanina. Humina na siya, oh, kahit malapit siya. Oh. Lalo na kung mas malapit siya, mas malayo siya, hindi na yan makakano, higop ng aura ng kanyang mineral. Oh, ganyan-ganyan na lang siya. Oh. 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 So wala na siya. Ito. Ito din ha. Ito may bala ha. Tingnan niyo, may bala 'to. Hindi ko kinuha ang bala. Decoy din 'yan, no? Ginawa nilang decoy, yung natural na bato. Kasi pag doon ka sa site, matatamaan mo yan, akala mo ginto yan. Yan, masusurprise ka na lang pag nakuha nyo na at na nakita mo na yung genetic ng yung gadget. Oh, wala diba? Oh. Kahit ito, may halong gold dust. Halong gold dust to. Ito, inahanap talaga niya yung puro gold. Hindi yung mga gold dust yun on. Oh, hindi din. Oh. Hindi din siya nakaka-detect. So, kunin natin ang bala. Oh. Ang bala ha. Walang bala to. Pag walang bala, tingnan natin ha. Pag walang bala, ganyan ang movement niya ho. Pag walang bala ho. Nakadetect siya. So, pag nilagyan mo naman ng ano, yan ho. Katik-tik siya oh. Pag walang bala. Pero pag nilagyan mo siya sa ano, pag may gold sa tabi,
Lagyan natin ng gold ha. Dito. Lagyan natin ng gold sa tabi ha. Ito ha. Yan ang gold sa tabi oh. May isang klase dito no? Yung may gemstone yan no? Tingnan nyo ah parang may totoong gold sa tabi oh hindi naman siya nakakadetect doon siya pumunta sa may yung may yung gold ayan o oh. Tingnan yung mga diko yo dun sa tabi niya dito ko kung nahihila ba siya sa mga dikoy marami dyan sa araw mga diko yan ito ang gold na mga gold ito hindi ito pure ah. May halo pa yan na ano papatigas sa gold. Tingnan natin ako nakaka-epekto ba yan yung mga decoy sa tabi niya. Yan, tumuturo pa din siya sa ano gold. Ah. Dito ko siya ano banda sa may gold banda. Kung dito ba siya magtuturo. Try natin. Oh. Oh. Dito pa rin siya. So yung ating aura na upgrade aura meter upgraded ay talagang accurate siya pag may bala hanapin talaga niya ang puro gold. Yan oh. So eh ito ating version 3 mas tumaas ang range nito. Tapos ang hatak niya at yung ano niya, yung ang lakas niya at ang layo niya ay nadagdagan kasi marami itong load. Tingnan niyo, madali lang siya nakakuha ng aura, naka-receive ng aura. Okay, itapat mo siya dito. Dali lang 'yan. Ilang seconds lang. Ayan na oh. Yung ating version 3 na aura meter. Kahit patayuin mo siya, oh. Safe na ito sa mga anti-decoy. May limang klase ng anti-decoy ito. Ngayon nyo, ah. Tayo siya. Ayan, oh. Yan. Yung ating version 3 na aura. So, pag itapat mo siya dito. So, wala nang silbi mga decoy-decoy dito. Ito yung version 3 natin na aura meter. Ayan o. Oh. Iikot din siya o. Oh. Oh. Kahit ilagay mo sa lamalayo oh. Yan. Yan pag makita niyo kamay ko. Ayan oh. Itong ating version 3 na aura meter. Ito natin siya ilagay oh.
Yan mga kateso. Para makita nyo yung kamay ko, hindi ko nahawakan talaga. Yan lang oh, ilagay ko sa ano, para baka sabihin nyo ginalaw ko. Dapat nakatapat siya sa gold. Ayan mga katiso, tingnan nyo mabuti ang kamay ko. Tingnan nyo mga katiso. Ayan o. Siya lang mag-isa o. Sarili niya o. O. Ayan o. Nahihila kasi niya ang rad o. Ayan o. O. Kakaditik pa rin siya o. Tingnan nyo mga katits. Oh, yung taas niya sa rado. Wala yan ah. Puto talaga yan ah. Wala naghihila dyan ah. Tingnan nyo mga katits. Ditik siya oh. Ayan mga katits. Kahit wala akong hindi ko hinahawakan. Makita nyo naman na nag-tick siya kasi naka up and down siya dun sa tapatan niya ang gold. Para ma-confirm natin, ilagay natin siya sa gilid mga katits. Sa gilid ha, ilagay natin sa gilid ha. Yung itong gadget ha, ilagay natin sa gilid mga katits ha, yung movement niya, kung anong movement niya. Ayan o, ganyan ha. Tingnan nyo mga katits o, nahihila pa niya ang ano, yung rod. Tingnan yung kamay ko katis. Ayan o. Tingnan yung mga katis ha. Mag-iiba ang movement nyan. Maya maya lang. Ito last na lang ito. Masyadong mataas na ang video ko. Hintayin lang natin ha. Iikot talaga ng pa-zigzag nun. Pagkatapos niyang huminto na up and down. Tingnan niyo mga katits ha. Yung kamay ko hindi yung ginalaw ha. Tingnan niyo lang mabuti. Talagang hihigop siya ng aura. Kahit hindi mo siya galawin. Ayan o, tingnan nyo mga katits o. Nag-iiba-iba na siya o. Kunti o, malapit na mga katits. Malapit na siya mag-zigzag. Nahihilangan niya ang ano, yung rod o. Para mahirapan siya mag-balance o. Tingnan nyo o. Kasi nag-iiba siya eh. Pag ganun-ganun na siya o. Ayan o. Kayang kukurap mga katits ha. Ayan. Lapit na ang minto. Ayan na siya mga katits oh. Ayan siya mga katits. Nag-umpisa na siyang
mag-detect ng gold na pasigsag, mga katitso. Yung kamay ko, malayo lang yan sa pendulum o sa handle. Oh. Pero tingnan nyo yung pendulum na nag-iiba ang ano niya. Oh. Ganyan naman siya sa gilid. Oh. Oh. Tingnan nyo kapag napaka-accurate ang gadget ko, mga katitso. Ayan siya. Oh. Yan sa nagdidetect sa mga katitso. Kaso lang, nahihilan niya ang ano, so malamang hindi siya nakaka-move ng maayos kasi gumagalaw yung rod.